Espesyal na liham ng simbahan mula kay kapatid na Joseph Branham. Kung saan niya ako dadalhin ay susundin ko. Kami ay nasa Stillwater Camp sa Marysville, Indiana upang malaman ang higit patungkol sa Stillwater Camps at tape cases at iba pa. Pumunta lang sa link na ito na ipinakita sa screen. Ngayon, narito ang isang sulat mula kay kapatid na Joseph Branham. Minamahal ng mga kapatid, dahil sa Linggo ng Pasko ngayong taon, nadama ko sa aking puso na walang itinalagang oras para marinig natin ang mensahe sa araw na iyon. Maraming pamilya ang may maliliit na bata na sasabik na buksan ang kanilang mga regalo sa umaga ng Pasko at magiging napakahirap para sa kanila na tumira para marinig ang mensahe o antayin sila hanggang sa susunod na panahon. At gayunpaman, sa Pasko, alam mo, maliliit na bata, hindi mo masasabi sa kanila na iba sila basta Pasko na para sa kanila at hindi nila isasabit ang kanilang maliit na midyas magkakaroon ng kung ano. Ito ay isang tradisyon kahit na sa ating bansa na sila ay nagsabit ng midyas at iba pa. Aba, ginawa ko noong bata pa ako. At bagamat sa malayo na kasulatan ang mabagal na landas gaya nito. Gayunpaman, ang mga bata ay naririnig nila ang iba pang mga bata na nagsasabi, "Well, nakuha ko ito para sa Pasko. Nakuha ko ito." Ang mga maliliit na tao ay nakatayo sa paligid. Tingnan mo, alam mo, ikaw, hindi mo sila maintindihan. Kita mo? Kaya lang, ang Pasko narito para manatili. Oo, maaring may iba pa na mas gustong gumising nang maaga at marinig ang mensahe dahil may mga plano sila kasamang ibang membro ng kanilang pamilya. Mamaya sa araw na iyon, kaya't nagpasya ako para sa bawat pamilya na pumili ng oras na pinakaangkop sa kanilang schedule para sa pagdinig ng mensahe. Isa sa himpapawid natin ang mensahe sa lifeline ng tatlong magkakaibang bisis sa araw ng Pasko. Alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 5 ng hapon. Mangyaring huwag pakiramdam na kailangan mong makinig sa isa sa mga oras na ito. Ngunit piliin ang pinakamahusay na oras para sa iyo o sa iyong pamilya. Ang pinakamahalagang bagay ay pagpindot ng play. Maaaring mukhang nakakatawa ngayong umaga na isuot ang aking kaputi sa entablado. Ngunit ako ay napakasaya na ipakita ang magandang kaputi na iyon na ibinigay sa akin ng simbahang ito. Nakita ko si kapatid na Neville dito noong isang araw na may suot na magandang terno kung gaano ito kasya sa kanya. At naisip ko, aba, ako napakaganda nito. At pinag-uusapan yon ng kongregasyon. Naisip ko, ako, isusuot ko lang ang Amerikana sa plataforma. Ako lang, alam mo, naniwala ako na hindi tayo lumaki. Palagi tayong at ayaw kong lumaki. Paano yun, kapatid na Luther? Hindi ko gustong lumaki. Gusto lang namin na laging manatiling bata. Naway bigyan ka ng Panginoon ng isang napakagandang holiday na puno ng kanyang presensya. Brother Joseph Branham. At hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.